Tuwing dadaan ka sa kahabaan ng Taft Avenue, imposibleng hindi ka mapatingin sa gusali ng Manila City Hall. Talagang agaw pansin ang laki at hugis nito. Pati na rin ang higanteng clock tower, maituturing na isa sa mga tourist attractions dito sa siyudad ng Maynila. Pero ang gusaling hinahangaan natin ngayon ay noon naman binabato ng kritisismo. Alam niyo bakit? Dahil ang hugis o korte ng gusali ay parang ataul o kabaong daw. Ito kaya ay dahilan kung bakit naiinganyo manirahan ng mga ibang kaluluwang ligaw dito. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata. Hinahanap niya, hindi niya makita na niya yung tatay. Hindi niya alam kung ano nangyari sa siya. Talasan ng pandinig. Ayun na naman ha. Palawakin ang isip. Ayan na. Kunan mo. Sabi ko na nga. Ayan na. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Ang Manila City Hall ang itinuturing na sentro ng kapangyarihan sa lungsod ng Maynila. Ito yung luklukan ng kapangyarihang lokal dito sa Maynila. Ang city government na lokal, para ring national yan. No? Meron kaming Department of Health. Meron kaming Manila Tourism, City Trial Courts dito. May mga opisina yung mga iba't ibang mga piskal. Kaya alam ng mga tiga Manila na kung meron silang kailangang mga serbisyo o ilapit dun sa kanilang mga iba't ibang counselor at mga kinatawan, dito nila magagawa yon. May ituturing din daw ito na pinakasikat na landmark ng syudad. Pag nakakakita ka ng isang retrato na may bell tower, alam mo na nasa Manila kinuha yan. Taong 1904 nang itinayo ang Manila City Hall. Ginawa raw itong garrison ng mga sundalong Hapon noong sakupin nila ang Pilipinas. Kaya naman isa ito sa mga gusaling nasira noong World War II. These were reconstructed after the war through, I think, funds given by the United States government. After all, they were the ones who constructed all these buildings. And this Taft Avenue was like a showcase of American architecture. Pero hindi lahat ay may magigiliw na kwento tungkol sa kilalang gusaling ito. Taong 1949 nang magsimulang manilbihan si Lolo Julio bilang messenger sa Manila City Hall. Pero malinaw pa raw sa kanya ang mga alaala ng mga nakakakilabot na karanasan dito. Okay namin ganun, marami. Sa kanal, sa gilid ng kanal ganun. Okay namin ganun, paala namin. Hindi kami makakain sa baho eh. O, mga kirigay yun, mga kon. Mahinulin hapon. Kaya naman daw, sanay na siya na makarinig ng mga kwento ng kababalaghan tungkol sa lugar. Maraming beses na raw siyang nakakarinig ng pag-iyak ng babae sa kalagitnaan ng gabi. Kung minsan, may mga makinilya na mangkusa raw gumagalaw. Gaya ni Lolo Julio, makapanindig balahibo rin daw ang karanasan ni Nora na 6 taon lang namamasukan dito bilang janitress. Araw na Sabado, nag-iilis ako, di ba? Nag-iilis ako dito sa hanggang dito. Pero may simisit sa akin dito eh, pero hindi ko pinapansin. Pagdating sa upper floor, yung nag-aulis ako, pag ganun ko, yung lalaki naka-barang Tagalog. Kasi ang daming dugo. Kumbaga sa anong parang humingi sa akin ng tulong. Naniniwala si Edmond, isa rin sa mga empleyado ng Manila City Hall, na kaya raw maraming nagpaparamdam na elemento rito ay dahil sa disenyo ng gusali.
Kasi unang-una, hugis pa lang ng Manila City Hall, hugis ataol na eh. Yung mga ataol nung panahon ng mga Espanyol. Kung titingnan raw kasi ang aerial view nito, makikita na hugis kabaong na may krus ang kabuuan ng gusali. Ito, sa opisina namin ito, ano rin to, kulungan din to nung araw ng hapon eh. Nung panahon ng hapon. Eh siguro, yun yung mga kaluluwang hindi matahimik na humihingi pa rin ng hustisya hanggang sa ngayon. Bukod daw sa fourth floor kung saan nakikita ang lalaking duguan, isa rin sa pinakakinatatakutan na lugar dito ay ang clock tower. Tatlong taon pa lang nagtratrabaho dito si Benji bilang caretaker, pero marami na raw siyang mga di maipaliwanag na karanasan sa tore. Pag yung time na papanig ako rito, parang feeling ko lagi may mga nakasunod sa akin, ayoko silang makita. Diadabog ko na lang yung lakad ko, kasi baka pag nakita ko sila, baka kung ano gawin ko, baka magkatakbo sa takot eh. Pero ramdam ko dahil tumataas talaga yung ano ko, yung balahibo ko, yung dito ko. Ayan, yung relos na yan. Pag yung time na ano, kagaano mo lang, sira na naman ulit. Pag yung gumagawa ko ng relos, kagagawa ko, sabi, mamaya, sira na naman, papalik na ulit ako. Siguro sa loob na isang araw, mga nakaka-15 panig ako. Ganyan. Pag yung ganyan, nakakaramdam na ako ng ganyan, sasabihan ko na lang na, makisama ka naman pre, gagawin ko lang yung ano natin, dapat natin gawin. Nga, ganun ko na lang. Ano kaya ang dahilan kung bakit maraming ligaw na kaluluwang naglipa na umano sa gusaling ito? Totoo kayang may kinalaman din ang korte ng gusali sa pagkakaroon umano ng mga elementong naninirahan dito? Ilan sa mga empleyado ng Manila City Hall ay magsasabi na nakakakita raw sila ng mga espiritong gumagala-gala dito sa loob ng gusali. At karamihan nito ay tila nabibilang pa sa sinuunang panahon. Kaya inimbitahan namin ang paranormal expert na si Stargazer para malaman kung sino at ano ang mga presensyang ito. Una namin pinuntahan ang ground floor. Hindi pa man kami nakakalayo, ay may nagparamdam na ng kakaibang presensya sa amin. Ito na. Lalaki naman na nakikita ko rito. Ito, ayan. Matandang lalaki. Oo, ayan. Ito yung sasabi na niya. So, oo, pero mukhang empleyado ito ng City Hall. Dating ang empleyado. Ano yan? Dating empleyado po yan na sinasabing dedicated sa trabaho. So, totoo yan? Nung namatay na siya, parang... Pumapasok pa rin siya. Oo, yun ang nararamdaman niya. Kinikilabutan nga ako dito. Meron nararamdaman dito. Ayon kay Stargazer, parang may piyesta raw sa dami ng espiritu dito. Hindi lang isa yung spirit eh. Naramdaman ko gumaganon eh. Ano ba meron dito? Ito yung tinatawag na garden ng Manila Health. Yun yung merong ginawa parang silang parang... Parang may bata ako nakikita. Meron sa balon. Oo, may bata. Ayan siya. Elementals ang nandito. Parang bata o duwende ang nararamdaman. Yeah, kinikilabutan ako dito. Grabe. Okay. Ito na siya. Ayan, ang daulo. Ang dami. I feel it. Ito ang tinuturo ng marami. Ang dami. I feel it. Maging sa akin, tila may gusto rin magparamdam. Feel something here also. May humawak sa likod. Kaya nga ako napatingin. Ayun, di ba nakita mo yung sa likod ko? Hindi na yan. Kala ko nga may dumaan sa likod ko, kaya ako napatingin na gano'n eh. Kaya ko tinubo sila para po bago pa yung tulip. Yeah. So, nakaganon siya kanina. Babae na gano'n. Ano naman yung purpose nun sa kung bakit siya humawak? Alam mo, ang nakikita mo kasi sa girl na ito, parang hindi ito contemporary. Parang sinauna pa ito. Mm-hmm. So, if ang tingin niya sa'yo is kung Spanish or whatever na... Makaka-relate siya. Kasi hindi naman siya normally ganun eh. Yeah. So, nag-touch siya. Parang nag-friend ang ano eh. Kaya nag-touch kaya gumanon ka, gumanon sa'yo. Kaya naramdaman. Mm-hmm.
Sunod namin pinuntahan ang third floor ng Manila City Hall. Meron silang nakikita po dati dito. Ay, madalas yung tawag nila babaeng itim. Kaganoon siya. Parang belong itim? Oo, basta itim na itim na babae. Pinuntahan din namin ang opisina ng City Trial Courts na ayon sa mga kwento, may batang nagpapakita di umano. Tingnan yung sinasabi mo kanina ng bata. Bata ito. Nahanap niya, hindi niya makita nanay at tatay. Hindi niya alam kung ano nangyari sa siya. Sinek ni Stargazer kanina yung taas. So apparently maraming araw nagpaparamdam doon. So tingnan natin kung ano yung magiging experience ko sa taas. So meron akong nakaset up na camera doon. So may bit-bit ba ako isang camera. And then, akit ako. May narinig akong tunog. Parang may naglalakad dito sa taas. Tahimik, madilim, walang pumapasok na hangin. Ito ang tagpong bubunuin ko sa tuktok ng clock tower ng Manila City Hall. Bawat patak ng minuto, tila iba't ibang imahe ang pwedeng maglalaro sa isipan ng sinumang magtatagal dito. Makalipas ang 15 minuto, wala pa rin nagpaparamdam sa akin. Naglobat na yung isang camera, so bababa na ako. Wala naman na naramdaman dito. Oh well, iwan ko lang nag-roll yung camera. Baka may makuha pa. Dahil sa kawalan ng paranormal activity noong una naming subok, minabuti ng mystery team na balikan ang Manila City Hall kinabukasan, kasama muli ang spirit expert na si Stargazer at ang City Hall employee na si Edmond Pineda. Sa pagkakataong ito, apat lamang ang isinama ni Stargazer sa clock tower. Si Edmond at tatlong staff ng misteryo. Muli raw susubukan ni Stargazer na makipag-ugnayan sa mga espiritong di umano'y nakatira sa clock tower ng Manila City Hall. Tinatawagan ko ngayon lahat ng spirits na nagpaparamdam sa lugar na ito. Magparamdam kayo. Sa obserbasyon ni Stargazer at ni Edmond, umpisa pa lamang ay tila iba na raw ang ihip ng hangin sa paligid. Ito na kaya ang tanda na nasa tabi-tabi lang ng hinahanap nilang mga nilalang? Sa likod niya. Sa likod niya. Sa likod niya. Ano, Edmond, nararamdaman mo? Parang may umaalis sa bato.
May nakahawak sa yung babae. Pagigan yung paligan ko, pagigan. Para may dumidilig. Ano ba ang kailangan mo? Hinahanap daw niya yung sumalbahi sa kanya. Letter R ba ang umpisa ng pangalan mo? Itaas mo ang kandila. N. Itaas mo pa. Ano ba ang kailangan mo? Kailangan ba ng dasal? Hindi. Magparamdam kayo. Kung ayaw ninyong mataboy dito, magparamdam kayo. Mahigit sa sampu ito. Mahigit sa sampu. Kakausapin ko, pipilitin ko kung makakausap ko lahat. Maaring umiling lang sa inyo para matulungan kayo at hindi ko kayo magawa ng makakasama sa inyo. Kausapin nyo na kami sa pamamagitan ng kandila ngayon. Wala na daw kasi nakakaalala doon sa lalaki na tagapaglinis ninyo doon sa ibaba. Kung maaari sanang kung sino man na nakakakilala sa kanya ay pag-alaya naman ng paminsan-minsan na misa ni ang sarili niya ang mga kamag-anak ay hindi na siya naaalala. Yung matandang lalaki na dati nang namatay. Doon sa babaeng nakaitim, pag-alayan din daw ng dasal sapagkat gusto niya sanang kumuha ng iba pang mga tao dahil sa masamang ginawa sa kanya. Sa batang naliligaw na hindi niya makita ang kanyang magulang. Naway alayan din daw ng dasal at ng misa. Pero tila hindi na kontento ang mga espiritu sa simpleng pakikipag-usap lamang kay Stargazer. Gayad mo, umalis yun na sa likod mo. Babae. Hindi siya makaamoy. Grabe yan ah. Ayan no. Kunan mo, kunan mo, kunan mo. Ayan na oh. Oo, kasi yun yun eh. Sa tuktok ng Manila City Hall Clock Tower, habang nakikipag-usap sa mga espiritu sina spirit expert Stargazer at City Hall employee Edmond Pineda, kakilakilabot at mahirap ipaliwanag ang mga sumunod na pangyayari. Ayaw talaga, Edmond, umalis yun na sa likod. Babae. Parang fingerprints. Grabe yan nga. Nagulat ako, sabi ko, Madam, may humawak sa akin sa braso ko. Hindi ko alam na merong may fingerprints siya. Nagulat na lang din ako nung kinunan yun ah. Nakita ko nga sa liwanag, meron ng fingerprints. Taga, nakita mo naman yung tayo ng balahibo ko, unong-uno siya. Hinahamon kita. Bago ko sindihan yung pinakamasakit sa inyo, magparamdam ka. Pag hindi ka nagparamdam, idadasal ko na, dapat ko idadasal para maalis ka na. May umipo sa... Tumulak sa akin. May tumulak sa akin. Saan? Sa akin? Parang lower, lower. Meron. Meron. Sa gilid ni Joe, yung cameraman, bigla akong... Parang napasubsub kay Joe sa balikat ni Joe, sa right side na balikat niya. Tapos pakaliwa ako eh, pakaliwang baksa ko. Ngayon, nung lumingon akong ganun sa mukha ni Joe, yung cameraman, nakita ko parang tinatanong niya, bakit ganun? Sabi ko, may tumulak sa akin, may tumulak sa akin. Ang mga bakas ng daliri sa braso at likod ng damit ni Edmond, simpleng dumilang kaya o gawa ng mga espiritong humihingi ng pansin? Describe mo nga siya sa akin. Yung matanda? Oo, yung lalaki, sabi mo na hindi na dinadalaw ng pamilya. Medyo mataba siya. Medyo chubby. Chubby tapos? Medyo may ano eh, may weirdo sa kanyang paglakad. Oo, ganun.
Parang may... Maliit lang siya. Maliit lang na lalaki. Pero medyo may... Kung maglakad siya, parang ganyan. Stoop. Ayan. Yung slouch siya, kaya slouch siya. Ah, ah. Sino siya? Kasama ang gano'n. Bakit? Namatay siya siguro mga... 5 years ago? 5 years ago. Kasi yung tao na yun, utility namin yun. Pumasok agad sa isip ko siya na yung pangalan niya. Kasi siya lang yung natatandaan ko namatay naming utility. Ilan taon na raw ang nakakalipas mula nang mamatay ang kaibigan at katrabaho ni Edmond na si Mario. Ang kaibigan niya kayang ito ang siyang nagpaparamdam sa Mysterio Team? Para mas maintindihan ang mga pangyayari, kinonsulta ni Alex Angeles, isa ring paranormal expert ng tarot cards. Dito. Kaya... Sa pagbasa ni Alex ang tarot cards, makita raw niya na may epekto ang trabaho ni Edmond sa kakayahan niyang makaramdam ng presensya ng mga espiritu. Unang-una, ano siya? Tends to be overworked. Nakatira pa siya sa Cavite, therefore long travel. Usually, mga ganong situation, nagbubukas ng in-between dreaming and waking up stage or what we call the alpha stage. At pag nasa alpha stage na yung tao, susceptible siya sa mga images. So in summary, I would say, what he sees is real. At the same time, he needs reassurance that what he sees is real para hindi siya magmukhang, you know, hindi niya isipin na mukha siyang naluloko. Sa tarot, ipinarating din umano ng mga espiritu ang mensahe nila. The message of the, ano, of the spirits here is that, hey, andito kami. Huwag niyo namang gawin busurahan ng mga paligid din natin, namin. Andito kami. Kayo nakakaalis kayo sa building na to, kami hindi. Huwag niyo namang gawin basura yung aming lugar. Parang gusto kong himatayin sa takot talaga. Hindi ko pa naranasan yan sa tanang buhay ko na magkaganito. Kumbinsido man si Edmond sa kanyang mga naranasan sa Manila City Hall, kung tatanungin naman daw ang mga eksperto, madali lamang ipaliwanag ng siyensya ang tila kababalaghang nagaganap sa lugar. Ang akala raw natin ng mga pagpapakita ng mga kakaibang nilalang sa sulok ng ating mga mata or peripheral vision ay masasabing paglalaro lang ng ating isipan. So, for example, ako pagpasok ko sa kwarto, I see a shadow. It might really just be a shadow, pero once na-sense ng mata ko yung shadow, ipinaprocess ng brain ko. The brain might add details which are not really there, no? Ang mga kakilakilabot na tunog. Possible sources ng sounds na lang ang mangyayari. Internally, yung mga material ng construction ng Manila City Hall. Sa physics, may kinalaman ng temperature. Pag umiinit, nag-e-expand kasi yan eh. So, yung expansion niya, possible na mag-cause ng sound. At ang mga pangitaing tila hindi maipaliwanag ng mga simpleng pagkakataon. Maaring gawa lang din daw ng malikot at malikhaing isipan, lalo na kapag napuno na ito ng sari-saring kakilakilabot na kwento. Kasi unang-una yung preconceived notion na they've heard of stories, halimbawa yung hangin associated sa pag-iyak, o kaya yung paghampas ng pinto associated sa may biglang dumaan na hindi nakita. So, ang subconscious ng tao, nakoconnect niya yan eh. So, kahit na wala pa naman, nauna na ng isip, napangunahan na ng pag-iisip nila yon. Kasi our mind is so powerful eh. Our mind can trick us also with imagination. Pero sa kabila ng lahat ng scientific explanations, tila mahirap pa rin ipaliwanag ang mga animoy bakas ng mga daliri sa braso at likod ni Edmond. Kaya muling pinanood ng Mysterio Team ang video na nakuna namin noong gabi ngayon at napansin namin ang tagpong ito. Bago pa man makita ang marka sa kanyang braso, hinawakan niya ito. Maaari kayang di sinasadyang nadumihan mismo ni Edmond ang kanyang braso? Ano nga ba yun? Pero paulit-ulit man naming hanapin ang paliwanag sa marka ng kanyang likod, hindi ito tumutugma sa mga naging kilos ni Edmond na nakunan sa video. Patuloy itong naging palaisipan sa aming video. May mga bagay at kaganapan na sadyang hindi may paliwanag.
Pero hindi naman ibig sabihin na basta na lang tayo maniniwala sa mga haka-haka o kwento. Dapat matumpatunayan sa sarili mo. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata, talasan ang pandinig, malawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo.